Okay guys, good morning at isang mapagpalang araw sa ating lahat. And again, welcome back to my channel. So ngayon po, ipapakita ko po ang final testing nitong ating bagong kalan. So bago ko po umpisahan to, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe my channel. Then pakilike and share na rin. Then pakiclick ng all para lahat ng video ko na i-upload ay updated kayo. So tara, umpisahan na natin. Okay mga cardes, papakita ko na po sa inyo yung final testing nitong ating DIY kalan. So naikabit ko na po yung ating new innovation na oil regulator assembly with the caster dito sa ating kalan. So papakita ko po yung mga function nito. Then kung paano gamitin. So gagamit po tayo ng tissue, then gasoline para dito sa igniter natin. So gagamitin po natin itong ating ignition switch. So ito po mga kades, ito po yung panel board na maliit. So andito na po yung mga control niyan. May ignition switch tayo, toggle switch, pwedeng switch sa DC, AC. So may controller po tayo ng blower. Then meron tayong nilagay na female jack para sa ating power supply para dito. Ayan. So instead na maglagay tayo ng cord para dito sa ating power supply, so naglagay na lang tayo ng 12 volts na female jack, so para wala pong nakalaylay na wire po dito. Then meron po tayong positive negative na input ng DC, so external battery. So pwede po tayong gumamit ng sorry mga kades, along the highway po kami kaya maingay po sa labas. O kapag may dumadaan ng mga truck, malakas talaga. So ito po mga kades, ito yung ating external na kabitan ng battery. So input po ito, negative positive. So kung meron tayong meron kayong mga battery na 12 volts na ginagamit sa yung pang motor o kaya pang kotse, basta 12 volts, pwede po dito. So kung may wire po kayo, then ipit nyo lang dito sa positive negative, so okay na po yon. Then ito na female jack, so pwede rin po saksakan ng battery to, pero dapat meron kayong ganito yung male plug ito. So kung halimbawa meron kayo nito tapos may battery kayo, so pwede rin dito. So kung walang ganito, so wire lang, babalatan nyo lang yung wire, then dito nyo nakakabit. So nilagyan ko po ito para just in case na halimbawa nag-outing kayo, may dala kayong ganito tapos walang kuryente doon sa pupuntahan nyo, so kung may sasakyan kayo, pwede nyo po i-direkta dito, basta 12 volts lang po. So okay po. So ngayon mga kades, una natin gagawin, magsisindi tayo. So gagamit tayo ng ating tissue paper, then gasolina. So may laman na po to. Tinesting ko na po to nung isang araw, kaso umaga. Hindi maganda yung apoy kasi hindi masyado kita. Kaya inulit ko ngayong gabi. Kaya kung napapansin nyo po, ito po yung chamber natin, may pintura yan. Ayan, nawala na kasi syempre, ginamit ko na, kaya nawala na yung yung pintura.
Pero kung ano, kung may bibili din to, bago ko po i-deliver yan, pipinturahan ko po yung para kumbaga presentable naman tingnan. So yan po. So mga kades, ah, meron na pong laman to na konti, pero konti lang laman niya. Ayan. So kung magsisindi tayo, dapat konti lang ang laman nito. Bago natin patakan, tsaka natin lagyan ng tissue paper, power supply. Then patakan natin ng gasolina. Ito po. So dapat konti lang ang laman nito. Siguro mga ito po yung mga sa taas nito, mga 2 to 3 millimeter lang po. Okay mga kardes, shoutout tayo. Normal level. Kasi na lang sa ating lead strip. Yan. So shoutout sa mga... Para tama lang po yung kanyang... Shoutout po sa inyo. Langis doon sa chamber. Kaya po yung normal level niya. Kanina po naka-ano yun, naka-minimum level po. Konti lang po. So ayan po. Pantay lang po siya, ayan. Yung dito sa nut niya, tsaka dito sa bolt niya, pantay lang po. And... switch on na po natin itong ating power supply. Switch on po natin. Sagat po natin. Tama na po yung kanyang malis. Sagat po siya. And tsaka natin switch. So mahangin po kaya yan o. Nililipad yung kanyang kuya. Ayan po. Ngayon, i-adjust po natin ito sa normal level. Ito. So, naka-ano po siya, naka-low. So, ngayon, lalagyan natin sa... po, hinahangin siya. Ayan. So, ayos naman po ang kanyang apoy. Wish naman po siya. Medyo dumidilaw gawa ng mahangin po. Kaya yung apoy na ano, nag-iiba. So ngayon mga kardes, titingnan natin kung ano ang result ng apoy niya kapag pinahinaan natin na nasa normal level yung kanyang langis. So yan po, nasa kalahati po ng number 1. Tingnan po natin ang apoy niya. So maganda pa rin po. So napaka-banayad po. Kahit po yung kanyang oil is nasa normal, so nasa mid-level po, so ganun pa rin po ang kanyang apoy. So bluish pa rin po siya. So yan po ang kanyang apoy. So kung panginin po ng kanin, pwedeng pwede na po yan. Yan po. Medyo dumidilaw po gawa ng ano, mahangin. Sorry. So yan po yung adjustment ng kanyang number 1. So yan po. Kahit po pala yung oil natin nasa normal level,
So kaya palang i-adjust natin ng mahina na yung apoy niya blue pa rin. So ayan po, nasa number 1 po siya. So ayan. Number 3 natin, tingnan natin. Number 3. So ayan po, ang ganyang apoy. So unti-unti na tumataas. Ayan po siya. Ayan natin palakasan ng konti. So mga kardes, kung mag-iinin pala tayo, kahit pala nasa normal level yung kanyang oil, pwede natin pahinaan hanggang 1 makakapag-iinin po tayo. Ngayon naman may second option po yan, pwede natin i-adjust tong adjuster natin na nasa minimum level po, na kahit na hindi po pahinaan yung ating controller. So maganda po ang kanyang result ng apoy. Yan po yung second option. Ngayon itong normal na langis natin, pwede po natin i-adjust doon na number 1 na maganda pa rin ang apoy niya. So ulitin po natin. Adjust po natin sa number 1. So yan, number 1 po. Tingnan natin yung apoy niya. Oh. Ganda pa rin. So yan. Kung panginin po ng kanin, pwedeng-pwede po. So yan po siya. So bluish pa rin po siya. Medyo naninilaw lang kasi may ano, malakas yung hangin po. So yan po. Ayan. So napakaganda po. Kahit number 1 po, maganda pa rin yung kanyang apoy. So yan po. Sorry. Ayan, nasa number 1 po siya. So okay pa rin yung kanyang apoy. So pwede kang mag-in-in. Ayan, napakaganda po. Napakabanayad ng kanyang apoy. So ayan po siya, oh. Kapag walang hangin, oh, maganda, oh. Ah, di ba po? Kasi yung ibang ano, ibang design tulad ng mga nauna kong nagawa. So kapag in-adjust ko ng number 1, so pangit na yung kanyang apoy. Ito po, iba po yung design ng ating nozzle ngayon. Kaya medyo iba din yung dating ng kanyang apoy. So ayan po, naka number 1 pa po yan. Ayan ha. So ngayon po mga kardes, gagawin naman natin. Yan, i-adjust natin itong ating ating adjuster na sa minimum level. Lagyan natin sa minimum level. Ayan. So nasa minimum level na po siya. So tingnan po natin kung hihina yung kanyang apoy. Dapat hindi na siya tumaas. Ayan, ang problema ng mahangin, oh, kasi ayan,
nagagalaw yung kanyang apoy. So dito po sa banda dito, banda dito mahangin. Ayan. Kaya nawawala yung fountain dito ng apoy sa bandang kanan. Pero pantay naman yan po kung ano, kung hindi po mahangin, pantay naman po ang kanyang apoy niya. So na ano lang, nadadala lang ng malakas na hangin. So ito mga kardes, para safe ang ating ano, safe ang ating kalan. Kung halimbawa nagluluto ka ng bigas, then nagpapakulong ng tubig, pwede po tayong gumamit ng conduction plate, heat diffuser. Ayan, ito po. Para safe na safe po ang ating kalan. So, pwede ka pong gumamit. So, yan po. So, napaka-safe po ang ating kalan kasi po, nag-overflow yung ating tubig, dito siya babagsak sa gilid. Then dito na siya tatagas, dito na siya tutulog. Hindi na siya doon papasok. So ito ang kagandahan. So kapag ganito ang design ng inyong kalan, ayan, yung open ang chamber, dapat meron kayo nitong conduction plate. So napaka-safe po nito. Kahit na yung design ng ano, yung ordinary lang po, kahit na wala na pong splash proof yung inyong chamber, so mayroon lang kayong ganito, safe na po ang inyong kalan. So yun po ang kagandahan yan, na meron tayong conduction plate. So, pwede ka po dito mag-ihaw. Ayan. So, ito po, napaka-init po niyan. Kasi po, nag-diffuse po siya eh. Yung init doon sa ilalim, pareho lang yan ang init dito. Kaya tinatawag itong heat diffuser. Yan, kung napapansin nyo po mga kardes, hindi na po siya tumataas yung apoy. Kasi nasa minimum level na po tayo. So, ibig sabihin, konti na lang po yung langis niya doon sa chamber natin. Kaya kung nagluluto tayo ng yung hindi naman masyado kailangan yung malaking apoy, so i-adjust po natin sa minimum level para steady po ang kanyang apoy niya, so hindi po masusunog yung niluluto natin kung sakaling mahina lang yung apoy natin. So, ganyan na po siya, mga kaharder. So, hindi na po siya tataas. Kasi po, nabot na yung minimum level ng kanyang langis. So, ngayon mga kaharder, so, pinakita ko na sa inyo yung kung paano i-adjust sa minimum level niya. Then, sa normal. Then kung paano natin pagganahin yung ating ignition switch. So hindi ko po matesting itong battery kasi wala po akong extrang battery. Pero kahit na wala po akong extrang battery, kahit hindi po natin na-testing to, gumagana po to 100% po. Kasi dito lang po yung nakakabit sa switch na to. Center nito, doon sa power supply niya. So gagana at gagana po yan. So kahit hindi po natin na-testing.
So sinisiguro ko po na 100% gumagana po yan. So yan, may controller na rin po to kasi may sariling ano to, circuit. So kung gagamitin mo yung ibang power supply na walang control na katulad nito, ayan, so dito ka na magkocontrol kasi may sarili po itong power supply. Ito lang po yung ginamit ko kasi para makita natin yung adjustment natin ng apoy, kasi meron siyang indicator or meron siyang sign. Ayan, ito po wala tong sign. So kaya ang ginamit ko muna ito pong power supply na to. Pero meron po itong sariling power supply. So hindi lang po accurate yung kanyang number dito, kasi iba po yung function ng controller nito compared doon sa ating isang power supply. Yun doon. Pero okay naman po yan. 100% po gumagana po yan. Masaya yan, no? Nakokontrol pa natin, no? Kasi ito po, ito pong power supply na to na ginamit natin, dumadaan po yan dito. Kaya kung kahit na walang ano, walang control yung power supply na inalagay natin, makokontrol po nito. Ayan, no? So napakaganda po kung pang-in-in man lang. Kumbaga ito, nasa number 1 po yan, nasa number 1 level po yan. Wala pong sign, wala lang sign. So yan po. So kung pang-in-in lang kanin po, pwedeng-pwede na po yan. So yan po. Yan. O, control po siya. Yan. So okay po mga Kardes, kung ito ang gagamitin mo na may controller, paras po yan gumagana. Gumagana to, gumagana din yan. Pero kung yung lalagay mo dito walang controller, ito na po yung control niya. So dito ka na po mag-adjust. So ito po ang function nito ng toggle switch na to. Pag ibinaba mo po yan, DC po yan, battery po, battery operated po ito, DC. So ngayon pag nakataas tulad nyan, sa kuryente tayo gumagamit, nakataas sya AC. So lalagyan natin ng AC yan, AC, DC, then negative, positive. So okay po. So ayan po, hindi na po tumataas yung apoy nya kasi nasa minimum level na po yung langis nya. So ganyan na lang po sya. Okay, so ngayon naman, ang ipapakita ko naman po sa inyo ay yung bago nating idadagdag o bagong parts na ilalagay natin. Napakasimple po nitong ating additional parts na ilalagay natin, pero napaka-importante po. Pasura na po ito eh, yung battle ng spray paint. Yan, yung pang-spray na pintura. Basura na po yun. Pero mapapakinabangan po natin. So, ito po. Papakita ko po sa inyo. Ito yung napakaganda dito. Alam nyo kung bakit. Kasi itong kalan na to, inaayawan to ng iba. Kasi ang problema, mabaho yung amoy. Mausok. Lalo na pag tapos na tayo gumamit. Then kapag hindi ka marunong gumamit, kasi ang isang style nito, kung ayaw mo ng ano, ng mausok, paubusin mo yung oil doon sa chamber para kung may usok man siya, konti na lang. Pero nangangamoy pa rin eh, tsaka may usok pa rin. Ngayon, ang ilalagay natin, yung tulad ng sinabi ko, yung bottle ng pang-spray na pintura. So ilalagay natin po dyan sa ating chamber. So siguro kung may mga kalabas man na usok, konti na lang po. Pero wala pong amoy. So kung napapansin nyo po yung ating chamber, meron pong
stopper. Ito po. Sa loob po may curb yan. Ayan o. May curb siya. Then pinatungan ko po ng stopper dito, ng ring. So, kasi laki din po nito, kasi detress po ito eh. Tres po ang diameter niyan. So, pinatungan ko po siya. Naglabas ako ng ano, na nasa 1 cm po ang kanyang height na nakataas para hindi po malaglag yung ating ilalagay dyan. So, ito po mga cardes, papakita ko po sa inyo. Ito po siya. Ayan. Tinanggalan ko lang po ng ano, ng tatak dito kasi para hindi tayo makasira ng company. So wala pong pangalan yan. So niliha ko po yan. Then ito, sa puwit niya, binutasan ko. Then hindi ko na ito ginalaw. Pwede naman po kayong gumawa ng ano, ng pwedeng kalahati dito. Then takpan nyo na lang ng kung anong pwede nyo itakip. Kaya dalawang ganito. Paglugtungin nyo na lang. So bahala na po kayo. Ito po, idea lang po ang ibibigay ko sa inyo. So bahala na po kayo mag-improve. Then ito, advisable lang ito para sa detress na ating chamber. Sa detress lang po kasi nakita ko nung sinukat ko to, eksakto lang po sa detress. Kaya kumbaga hindi na ako nagpabricate ng ganito. So nagbutas na lang ako. Iliha ko na lang to, okay na. So ito, ipapakita ko po sa inyo mga cardes. Napaka-importante po nito. So sana napanood nyo tong video na to. Kaya kung meron kayo nito, huwag nyo pong itapon. Mapapakinabangan po natin. So ito po mga cardes. So una gagawin natin, i-off natin tong ating ano, off natin tong ating power supply. Okay, off natin to para yung ano, wala ng force yung kanyang apoy. Okay po. O, sige, off na natin. So ayan, o, wala ng ilaw, naka-off na po. So yan po, kapag ano, hindi natin tinakpan yan, uusok yan kapag wala na pong apoy. So gagawin natin, tatakip natin to. Yan, automatic po. Off na po yung kanyang ano, patay na po yung kanyang apoy niyan. So wala nang power supply. So off na po. Yan yan ha, kung napapansin nyo. Ayan, wala pong usok na lumalabas. O di ba po mga cardes, kahit nasa loob po kayo ng bahay, napaka safe na po. Wala na po kayong maamoy na ano, na mabaho. Wala pong usok kasi po, ina-absorb po niyan. Andiyan po, umiikot-ikot lang po yung usok niya. So kung merong nakakalabas, small amount na lang po. Pero yung amoy niya, napipigilan na po. So nai-eliminate na po yung kanyang usok at amoy. At tingnan natin ha, kung may usok nga na na-stuck dito sa ating nilagay na ano. Ito po ang tawag ko po dito, guard protector or suppressor button. Ito, can. So yan ha, di ba? At dito sa loob, yung usok niya. So kung wala tayo nito, lahat ng usok na yan, iikot yan sa buong bahay mo. Kaya dapat meron ka nito. Ayan. So tama po mga cardes. So sana nagkaroon kayo ng idea. So tulad ng sinabi ko nga, kung anong alam ko dito na makakatulong sa lahat, isi-share ko sa inyo. Kasi dito sa larangan ng paggagawa ng kalan, so dahil ini-improve pa natin yung ating mga gawa, so dapat nag-share tayo, sharing tayo dito sa mga kalaman natin. Tama po ba mga cardes? So yan po. So napaka-simple lang po, di ba? So hindi ka na po magpa-fabricate, so magbibilog pa ng kung ano. Basta po detress yung inyong chamber.
Kasi kung D4 na o D5 na, so hindi na po ito pwede. Pwedeng gumawa na lang po kayo ng kung ano man na pwede nyong gawin. Pero ito po, hindi na yan pwede. Pwede lang yan sa D3 na chamber. So okay po mga kardes, so sana nagkaroon naman kayo ng konting idea. So okay, hanggang dito na lang po ang aking video. So napakahaba na po to. So pasensya na kasi dinetalye ko talaga itong ating bagong kalan. So pinakita ko po yung mga function niya, yung purpose niya para lahat makita. So hanggang dito na lang po. So maraming salamat po sa mga nanood. So lalo na po sa mga subscriber ko, sa mga masugid na mga followers ko. So maraming salamat po sa inyo. And again, good evening and God bless. See you next video.